Hello mga ka-venture and welcome to DumaVenture PH, a YouTube channel based in Dumaguete for updates, happenings, walkthrough, vlogs, and more. So if you want more of my videos, don't forget to like, share, and of course subscribe to my YouTube channel. And also click the notification bell so that you won't miss any of my future videos. Thank you mga ka-venture! For today's video, lilibot naman tayo around downtown area sa Dumaguete kung ano ang kalagayan sa lugar habang tayo'y naka-MECQ o yung Modified Enhanced Community Quarantine. Nag-MECQ na naman ang Negros Oriental kabilang na dito ang Dumaguete City kung saan ito ang capital city sa probinsya ng Negros Oriental. At dahil ito sa pataas ng pataas na kaso ng nagka-COVID dito sa lugar. Check nyo rin po yung previous video ko, yun yung a day before nag-MECQ ang Dumaguete. At ngayon naman, tingnan natin ang Dumaguete while meron tayong MECQ sa gabi. Nandito po tayo sa Rizal Boulevard. Tara at simulan na natin ang ating stroll ride. Yung nasa left side, yun po yung Siliman Hall sa Siliman University. At kung mag-right turn naman tayo, dun po yung pier o yung port area ng Dumaguete City. Bilisan ko lang kaunti dito yung part na ito para mabilis tayong makaabot dun sa Plaza Escaño at saka yung sa Lantau. Pero ibabalik ko naman sa normal speed yan mamaya. Yung daanan papuntang left, yan po yung Look Bypass Road. Nandito na po kasi tayo sa Barangay Look. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Dumaguetenos at Negorense o Negrosano na hindi pa naka-uwi dito sa The City of Gentle People simula nung nag-start yung quarantine. Kasi for sure na-miss na nila ang Dumaguete, kaya sabay na kayong manood dito para na rin kayong nag-stroll sa Dumaguete. Pasensya na po dito sa bandang to kung parang shaky yung camera natin o yung video natin dahil nga mano-mano po yung pagbitbit ko sa camera, kaya nga parang ganun na nga. Pero anyway, enjoy the video. Kung napapansin nyo po, talagang ang tahimik na talaga dito sa lugar na ito. Dahil na nga ito sa MECQ. Pero naglibot naman po tayo dito sa city before curfew hours or before 10 PM. Nag-start po tayong nag-shoot at around 9 o'clock. Kaya mga around 9, tahimik na talaga dito yung nakikita nyo, yung Lantau at saka yung Cafe Racer at saka yung Philinvest Marina Town. Itong street naman po ito, ito yung EJ Blanco Drive. Ito na po yung tinaguriang North Boulevard o yung Escaño Drive yung tawag ba dito, o yung Escaño Street. Tsaka ito po yung Tiki Bar na nasa Escaño Plaza or Plaza Escaño. At tsaka yung Cafe Mafioso. Ang tahimik na at ang dilim na sa lugar. Nung wala pang COVID, maraming nagtatambay dito dahil ito yung parang nightlife sa Dumaguete. At ito yung Moon Cafe at Shaka Restaurant at yung bagong North Point parang restaurant. Papunta naman tayo sa Cheese Stick Country.
kung saan yun nga maraming mga cheese stick, mga balut, mga tempura na nagbebenta diyan. Pero dahil nga MECQ tayo ngayon, for take out lang talaga ang mga restaurant, for take out lang. Yan po yung cheese stick country sa Dumaguete. So ngayon, dire-diretso na tayo doon papuntang crossing St. Paul sa may barangay Bantayan. Dadaan rin tayo sa Negros Oriental Provincial Hospital o NOPH, tsaka papunta sa Provincial Capital ng Negros Oriental hanggang doon na yun sa downtown area hanggang sa Robinsons Mall. By the way mga ka-venture, dahil sa isinagawang poll natin sa ating community section sa YouTube channel ko, ito ay tungkol sa kung anong lengguwahe ang gagamitin ko kung ako ay magsasalita sa mga vlogs ko. So karamihan sa mga subscribers natin ay pumili ng Tagalog at sumunod naman ang Bisaya. Kaya ngayon, nag-try po akong magsalita sa Tagalog. Hindi naman ako sanay magsalita sa lingwaheng ito, kaya para na rin sa mga subscribers ko na mga Bisaya, syempre na yung taga Negros, gagamit pa rin ako ng Bisaya from time to time. Depende na lang yun sa mga vlog ko. So ano sa tingin nyo mga ka-venture? Okay lang ba tong puro Tagalog lang o ganahan po mo nga mag-bisdak sad ko? So comment na rin kayo dyan sa baba para malaman ko sa susunod kung okay lang ba o kung ano ang gusto nyo. Comment na rin kayo kung anong gusto nyong content o gusto nyong i-feature ko dito sa ating vlog. Kung meron rin kayo mga suggestions, i-comment nyo lang mga ka-venture. So kung mapapansin nyo po yung hotel na nasa left side natin, yan po yung Rovira Suites Hotel, isa sa magarbong hotel dito sa Dumaguete City. At saka yung sa right side, yan po yung Angtay Golf Club. At itong dinaanan natin, ito po yung E. Rovira Drive. At saka sa may right side na gate, yan po yung Gate 3 ng St. Paul University, Dumaguete. So malapit na po tayo sa crossing dito sa St. Paul University. At itong daan na to, ito yung North National Highway papuntang Sibulan, Tanhay, Panorth. At saka ito yung sa papuntang Capitol area. Ito yung isa sa mga call centers dito sa Dumaguete City, ang Qualphone. Nandito na po tayo sa City Mall sa Dumaguete City. Maaga silang nagsara. Kaunti na lamang ang mga taong lumalabas ng ganitong oras, mga isa o kalahating oras bago ang curfew, which is 10 o'clock. So yung nasa left side natin, yan yung Negros Oriental Provincial Hospital. At saka yung dito sa right naman, yan yung Botica Real. So speaking of curfew mga ka-venture, meron din tayong video tungkol sa curfew dito sa Dumaguete City.
malapit na po tayo sa crossing. At kung magle-left turn tayo dyan, papunta yan sa Siliman University Medical Center o SUMC. Pero ngayon, mag-straight muna tayo dahil papunta tayo doon sa may downtown area hanggang sa may Robinsons Place. Yung nasa right side natin, yan yung Kang's Incorporated. Yung blue building na yan sa right side, yan yung Negros Oriental High School. So, malapit na tayo dito sa Negros Oriental Provincial Capital. At ito na nga yung Capitol Grounds o yung Freedom Park, at yan ang Provincial Capital ng Negros Oriental. At yung nasa right side pa rin natin, yan ang Negros Oriental State University o mas kilala bilang NORSU. Bukas pa ang Jollibee at saka ang 7-Eleven North Road. Yang nasa billboard na yan, yan yung famous Silvanas ng Sans Rival dito sa Dumaguete City. Ito'y isa sa mga ipinagmamalaki na pagkain dito sa Dumaguete City. Nandito na po tayo sa Siliman Avenue. Yung nasa left side po natin, yan na yung Siliman University. Ito yung sikat na Siliman University Portal. Tsaka yan yung Portal West. Nandito na tayo sa downtown area ng Dumaguete City. Talagang ang tahimik na dito ngayon. Nandito yung Evermall sa right side at tsaka McDonald's sa left side. Siyempre ang Jollibee. Meron ding Chowking, pati na rin ang Lee Plaza. Ito na po yung City Park o mas kilala bilang Quezon Park. Tsaka sa right side, nandito yung Dumaguete Cathedral. Para sa mga shoutouts niyo mga ka-venture, meron din tayong shoutout portion. Comment lang kayo sa ilalim para ma-shoutout ko yan sa susunod kong video.
Ito po yung Banica Old Bridge o mas kilala bilang Daang Taytayan. Nasa right side po natin, yan yung food net, at saka sa left side, yan yung pick and carry. Nandito na po tayo sa Barangay Kalindagan, papuntang Ceres Terminal. Ang McDonald's dito sa DumaGeTmE Business Park, at yan yung papuntang DumaGeTmE Business Park, at ito ang marketplace, katabi nito ang Ceres Terminal. Ito na yung daan at crossing papuntang Robinsons Place Dumaguete. Kaso hindi ko po na-videohan ang Robinsons kasi madilim na ang lugar. Ito na lang po yung binidyohan ko, yung sa may crossing at saka yung sa Jollibee. At ito naman po ang daan patungong Dawin, Bayawan, tsaka Basay. Yan yung South National Highway. At dito na po nagtatapos ang video natin for today. Salamat po sa panonood dito sa vlog at nakaabot kayo hanggang dulo ng video. Stay tuned lang mga ka-venture para sa ating future vlogs at yun nga, don't forget to subscribe. See you mga ka-venture!